unique about this Asian box turtle is their ability to camouflage themselves in streams. They look like rocks. Their ability to close their plastron because they have a special hinge dun sa kanilang plastron, magsasara yung kanilang mga flooring. Itong way na ito prevents them from being predated on. Tinawag silang box turtles dahil sa kakayanan nilang ikahon ang buong katawan nila sa loob ng kanilang carapace. Ginagawa rin nila ito para mag-camouflage sa kanilang habitat. Ang ginagawa namin, we record the approximate size, the approximate age, the health, the gender. When you're breeding a small genetic line, sometimes nagkakaroon ng mutation or tinatawag na ito, lighter yung color niya. So parang nasa leucistic mutation. Leucistic. Ito yung normal, tapos look at this, it's lighter. Grabe ito. Ang dami niyang tama sa dalawa. Uy, may tali pa. May tali pa, oh. This has been near here for 3 years already. Imagine the torture that these Asian box turtles feel every time. So, tuputulin na natin to to free him from the cruelty of humans. Nung in-examine namin, ang pinaka-noticeable lang na kailangan ng medical attention is yung mga injury nila, mga damage nila sa shell. Imagine when these holes are made in the shell of this Asian box turtle, gumagamit lang silang matalas na kutsilo at unti-unti lang din i-twist. Ang sakit nun, dahil hindi lang naman shell yun eh. This involves the bone of the shell na may mga blood vessel doon. So, dumudugo yun habang ginagawa nila yun, ano? Ganito palupit ang sinapit ng mga Southeast Asian box turtle na hinuhuli ng mga tao. Ipinagbabawal naman ang pag-aalaga sa kanila. Kaya naman, nakipag-ugnayan si Jomer sa amin at sa DNR para sa maayos na pag-release sa kanila. Namimili na tayo ng mga for-release natin, ano, according dun sa napiling release site ng taga-DNR. So far, nakita ko na mas mataas ang ratio ng mga females. What I need are males. So yung mga ganito yung maganda nating i-release. No damage. And healthy sila. Kita mo, yung pag tinignan mo yung weight nila, more or less meron ka ng feeling sa kamay mo na pag binuhat mo, may bigat siya. Samantala, malinis man ang intention ni Jomer sa pag-rescue ng mga pagong, ipinagbabawal pa rin ang pagkuha at pag-aalaga sa kanila. Dahil ayon sa International Union for Conservation of Nature o IUCN, endangered o nanganganib na silang maubos. Dito tayo sa release site. Pagdala dito, nakikita ko yung mukha niya, yung mixed emotion. He knows that this is a good place, but at the same time, mas naig yung attachment niya na parang, oh no, this is it, you know, it's time to let go dun sa mga alaga niya. Semi-aquatic ang mga Southeast Asian box turtle. Ibig sabihin, kaya nilang mabuhay, mapalupa man o tubig. Ang mga freshwater tulad ng mga pond and lake ang mga habitat nila. We released a total of 28 Asian box turtles. Dito, pwede sila magparami. Yung ratio ng babae sa lalaki is 1:10. So, we're looking forward, ano, na yung mga release natin is to be able to adopt. And sooner, pag nag-visit ulit tayo, makakarinig tayo na, Dok, may nakita na kaming mga bagong
isa na mga Asian box turtle na gumagala-gala dito na hindi sila nasasaktan. Happy lang po ako na alam ko naman na safe dito kasi protected by being out. Sana po, marami pa sila, hindi sila makuha ng tao. Habang nai-release na sa wild ang ilang rescued turtle ni Jomer, ang mahigit 70 pieces na natira ay patuloy pa rin nagpapagaling sa kanyang farm. Naghihintay pa rin sila ng araw kung kailan sila magiging ganap na malaya. Kasalukuyan ang inaasikaso ni Jomer ang wildlife permit para maipagpatuloy ang pagre-rescue at pag-foster ng mga Asian box turtle. Isa ay patunay si Jomer na may mga tao pa rin may malasakit sa mga hayop. Pero kung totoo natin silang pinahalagahan, kailangan natin silang hayaang mabuhay sa tunay nilang tahanan. Ako si Doc Wilson Donato. Ako si Doc Fertz Resho. More to be wild. Kakapa ako sa ilalim. Yun! Uy, grabe apa! Hoy, hinapon na ako. So this one is probably around 3 to 5 years old. Ito ang tawag dito is carapace. Ito, plastron. And then, yung gender niya, malalaman natin sa shape ng plastron niya. Ito medyo concave. Pag female, straight yan. Another thing is the tail. So, lalaki ito. No? Omnivore sa mga ito. Yung kalimita na pinibigay mo is vegetables. Kalawas ba yung ipon eh? Pait ka. Look at this, different sizes and different qualities of their shell. So, may mga light color. Ito mukhang itong 2020 lang napisa. So dito sila magtago. Magtatago sila sa mga dried leaves. And ito yung mga kinakain nila. Mga bunga ng makopa. Yan ang may mabutas. Ah! So, ano ang pangitang quality ng shell? Di, butas-butas. Ang kanyang shell. Kailangan natin ang panibagong pagla. Nagsimula raw sa dalawang pulipiraso ang mga na-rescue pagong ni Jomer noong 2017. Hanggang sa tumaan ito dahil sa nakapag-tinta sila. Mula sa 500 pagong ni Jomer, nasa 100 na lang ang natira pagkatapos silang hagupitin ng bagyong Sirdek. Yun! Uy, may, damage. Sobrang lalim yung paggawa nilang butas. Pati yung skeleton, itong isang boxer na damage. So, kapag sinukuli, madalas na binututasan at tinatalian ang mga pagong para hindi sila makawala. Ginagawa silang alaga dahil maamo at maglilis silang mag-adjust sa kanilang kapaligiran. Nung kinuha na namin, hindi sila nagkasya sa isang langganang aluminum. Kailangan kumuha ng mga ng dalawang batsa para ilagay sila doon. At when it was time for me to examine, dito na yung madugo na gagawin namin. At the same time, the DNR is there to document and do an inventory of this Asian box turtle. Female, damage left and right side, more than 10 years old. Ang size niya approximately is 4 inches. Male, one hole on each side, mga 10 years above. Nakikita kayo yung mukha niya, mixed emotion. He knows that this is a good place, but at the same time, mas na naig yung attachment. And, oh no, this is it, you know, it's time to let go. You want to go against the... Ay, may ko. Ay,
Thank you.